itim ni Geraldine Monson. Titig na titig si Amanda sa kandilang itim na ilang araw nang nakatirik sa tabi ng isang litrato. Mabagal na mabagal ang pagkakaupos ng mga kandilang itim na dinasalan niya ng orasyon bago sindihan. Mauupos ka rin tulad ng kandilang yan. Mauupos ka rin at mamamatay kang walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Gaya ko noong nasa poder mo pa ako. Tumayo si Amanda at iniwan ang kandilang itim na nananatiling nakasindi. Samantala, sa bahay nila Jose, namimilipit sa sakit ng tiyan ng lalaki at init na gaya ng isang nauupos na kandila. Pabaling-baling ito sa higaan ng lapitan ng ina. Anak, dadali na kita sa ospital! Ang nanay niyang si Aling Juana. Ilang beses na ba tayong nagpabalik-balik sa ospital, Nay? Wala namang nakikita ang sakit ng doktor. Kung gano'n, Nay, ipapatawag ko na lang si Kaigmi. Baka sakaling siya ang makatulong sa'yo. Hindi umimik si Jose, tanda ng pagsangayon. Maya-maya pa ay dumating na si Kaigmi. Naabutan niyang nakatulog na si Jose, subalit bakas sa mukha nito ang paghihirap ng nagdaang mga oras. Juana, pagkakita ko pa lang sa anak mo, alam ko na. Kakaiba ang bumabagabag sa kanya. Maaring isang kulam pero kailangan ko munang matiyak. Naiiling na sabi ng albularyo. Kulam? Alamin ko yan. Isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi ito pangkaraniwan. Kaigmi, gawin mo ang lahat. Gawin mo lahat na magagawa mo para sa anak ko. Handa akong magbayad kahit magkano. At kahit pa, malubog ako sa utang basta magawat mo ang anak ko. Huwag muna nating pag-usapan ang bayad. Pagalingin muna natin ang karamdaman ng anak mo. Amanda! Amanda! Ang malamig at nakakatakot na boses na iyon ang gumising sa nahihimbing na babae. Ate, ang ate na tinutukoy ni Amanda ay nag-iisa niyang kapatid na pumanaw na isang taon na ang makalipas. Nakalutang ito at nakaharap sa kanya. Amanda, mapapahama ka lang! Mapapahama ka lang! Pagkasabi niyon ay bigla itong naglaho. Matagal na akong napahamak ate at hindi na ako mapapahamak pang muli. Tumayo sa higaan si Amanda at tinitigan ang nakatirik na kandila. Napangiti ito nang makita ang patuloy na pagpatak ng kandila at saka muling bumalik sa higaan. Matapos ang mahigit isang oras na pag-orasyon ng albularyo, ay tila hapong-hapo itong napasandal sa pagkakaupo. Kaigmi, bakit ho? Tanong ni Aling Juana. Sabi ko na nga ba, hindi ito pangkaraniwan. Ano? Ano bang hindi pangkaraniwan? Sigurado na ako. Kinukulam ang anak mo. Pero hindi basta-basta ang mangkukulam ang gumagawa sa kanya nito. Mas higit pa. Nagmula sa isang pamilya na may kakayahang kumausap sa multo o sa mga pumanaw na. At kapag sila naman ang pumanaw ay may kakayahan din silang kausapin ang mga naiwan nila na buhay. Meron bang ganun? Oo. Silang pamilya na mula pa lang sa pagsilang ay mayroon na o nakabukas na ang mga third eye nila at nagkataong mula rin sila sa pamilya ng mga mangkukulam. Kaya ganun na lamang kalakas ang kanilang puwersa. Hindi man namin sabihin ni Aling Juana, isang tao lang ang naiisip niyang maaring kinutukoy ni Kaigmi na makakagawa nito. Tama, si Amanda. Ang dating asawa ng kanyang anak, naalala niya pa kung paano saktan noon ni Jose ang babae, physical man o mental. Lalo na kapag nalalasing ang kanyang anak. Nakukuha pa nitong mag-uwi ng babae sa bahay kahit nagsasama pa sila ni Amanda. Katwira ng lalaki, hindi raw kasi siya mabigyan ng anak ni Amanda kaya gagawin na lang nito ang anumang gustuin. At sa mga ganong pagkakataon ay walang nagawa ang manugan niyang si Amanda, kundi ang umiyak at humingi ng tulong sa kanya. Pero bilang ina ay wala rin siyang magawa kundi manahimik na lamang. Umaayon kasi kay Amanda ang mga sinasabi ni Kaigmi. Madalas kasing nakikita niya itong nagsasalitang mag-isa o kaya naman ay may nakikita itong hindi nila nakikita. Mula nang layasan sila ng babae ay
wala na siyang anumang nabalitaan tungkol dito maliban sa pag-uwi raw nito sa probinsya. Kaigmi, posible ho bang si Amanda ang kumukulam sa anak ko? Hindi ko masyadong kilala ang sinasabi mong babae, pero kung makakaharap ko siya sa unang tingin pa lang ay malalaman ko na ito. Kung ganun, baka naman pwedeng sumama kayo sa akin. Puntahan natin siya sa probinsya nila. Tinignan ni Kaigme si Jose na ang mga balat ay tila nalulusaw na at saka siya tumango kay Aling Juana. Malayo-layo rin ang binagtas nila patungo sa liblib na lugar ng Tiaong Quezon Province. Kailangan mong tandaan ng mga bilin ko, Juana. Dahil oras na magpadalos-dalos tayo, ay siguradong mamamatay ang iyong anak. Mahigpit na bilin ni Kaigme habang sakay sila ng bus. Samantala sa silid ni Amanda, pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan. Anong nangyayari sa akin? Parang akong napapaso, tanong niya sa sarili. Niyakap ni Amanda ang sarili nang biglang dumitaw sa kanyang harapan ang kanyang kapatid. Ate, sinabihan na kita, pero hindi ka nakinig. Anong ibig mong sabihin? Kabilin-bilin ko sa'yo na itapon mo ang kandilang itim, pero salip ay itinago mo at kinamit mo. Hindi kita maunawaan, ate. Hindi mo ba talaga maalala? Noong tinuruan pa lang tayo ni Lola tungkol sa kalamang itim, doon sa lumang bahay. Oo, ang sabi niya, ang kandilang itim na yun kapag ginamit mo laban sa taong mahal mo, tulad niya, ikaw din ay mapapahamak. Dahil hindi kailanman magiging bukal sa puso ang pag-iigante sa taong nandyan pa rin sa puso mo. Tulad ni Jose, sa kabila ng kanyang mga ginawa, nananatili siya sa puso mo. Kaya anuman ang mangyari sa kanya, ngayon ay tiyak ring mangyayari sa'yo, Amanda. Parang kidlat na bumalik sa isip ni Amanda ang alaalang sinabi ng kapatid. Ate, mamamatay din ba ako? Hindi sumagot ang ate niya. Salip ay malungkot ang mukha nitong naglaho. Pinuntahan ni Amanda ang kandilang itim na malapit ng maupos. Dala ang frame ni Jose. Naupo siya sa rocking chair malapit sa kandila at niyakap ang larawan. Kung ganun, pareho pala tayong mapapahamak, pero tatanggapin ko. Tatanggapin ko dahil mas mabuti yun kesa mabuhay ako sa kalungkutan. Mas mabuti yun nang magsama tayo sa kamatayan. Painit na ng painit ang pakiramdam ni Amanda. Kasabay nito ay ang pagigpit rin ng pagigpit ng yakap niya sa frame ni Jose. Ang mga balat niya ay tulad na rin ng nauupos na kandila. Nananatili lang na nakatitig si Amanda sa kandilang itim hanggang sa tuluyan niyong maupos at tuluyang mamatay ang apoy. Kasabay nito ang paggugot ni Jose sa uli niyang paghinga. Walang sagot. Ilang ulit silang kumatok pero nananatiling walang sagot. Kaigmi, bukas naman yata ang pinto. Pumasok na kaya tayo. Sige, tara. Pagbukas nila ng pintuan ay nanlaki ang mata nila sa tumumbad sa kanila. Si Amanda na nakalungay-ngay ang ulo sa pagkakaupo at wala nang buhay, yakap ang larawan ni Jose. At ang kandilang wala na ring sindi at tupos na ang patungang malapit kay Amanda. Amanda! Sigaw ni Aling Juana. Tumakbo itong papalapit sa babae at napaluhod. Amanda! Patawarin mo ako. Alam kong hindi dapat na nahimik na lang ako sa ginawa sa'yo ng anak ko. Patawarin mo ako! Umiiyak na sabi ni Aling Juana sa harap ng labi ni Amanda. Juana, sa mga oras na ito ay si Jose, sambit ni Kaigmi. Sabay silang napatingin sa naupos na kandila. Wala na siya. Wala na rin ang anak ko. Sabay silang dalawa. Nakakalungkot pero wala na tayong magagawa pa. Lingid sa kanila ay nakatungaw ang kaluluwa ni Amanda. Nilapitan nito si Aling Juana at niyakap. Tila naramdaman naman ni Aling Juana ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang katawan. Pinatawad niya na ako. Pinatawad niya na ako. Halos pabulong na lang ang nasabi niya sa sarili.
Bumalik na sa Maynila sila Aling Juana at Kaigmi. Matapos iayos ang bangkay ni Amanda, ang bangkay naman ni Jose ang inayos nila. Sa kabila ng pagkawala ng aking anak, hindi ko magawang magalit sa iyo, Amanda, dahil naiintindihan ko ang pinagdaanan mo. Naway kapwa kayong magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay. Usal ni Aling Juana sa harap ng kabaong ng anak. Subalit, Jose! Sigaw ni Amanda habang pinaghihiwalay sila ng malakas na puwersa ng hangin. Amanda! Tulungan mo ako! Sigaw rin ni Jose. Si Jose ay dinala ng hangin pabulusok sa ibaba, habang si Amanda ay tinangay naman ng kalahi niya sa ibang dimensyon. Amanda! Kailangan pa nating maglakbay. Meron pa tayong ibang destinasyon. Halika na. Sumama ka na sa amin. Sambit ng ate niya.